Hi, good morning guys. Welcome back to my channel. At sa mga bagong pasok po sa ating channel ay paki-like na lang po, paki-subscribe at paki-share na lang po ang ating video. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po ay si Philos Down Under po. Yan po ang aking channel. At ako po ay isang civil engineer sa ang aking profession at mahigit na pong 16 years na naninirahan dito sa Australia. So ang ating pong topic sa araw na to guys ay medyo interesting. It's about sa salary o ano ba yung sweldo ng isang civil engineer sa Australia at ano po yung mga pwedeng pasukan ng isang civil engineer pag nakarating na rito sa Australia. Alright, at yan po yung ating pag-usapan ngayon. So, ako po ay isa pong, ang aking pong work ngayon sa kasalukuyan, ako po ay isang senior project engineer. At ako po ay sa overall po, mayroon na pong 30 years experience at 15 years yan ay sa ibang bansa. Nag-Saudi rin po ako, Malaysia, Philippines, Brunei, yan po yung mga pinagtrabahoan kong bansa. At ngayon nga, nandito ako sa Australia, ay meron na rin po ako rito ng 16 years experience. Alright, so, ko lang konti yung sa mga hindi pa po nakapanood ng aking mga videos, so para meron na kayong background at kung paano ko nakarating sa Australia. So ako po ay nakarating dito sa Australia way back 2006. So ang mga visa noon po ay mga paraan para makapunta sa Australia ay medyo may kaibahan. Sa ngayon hindi naman malaking kaibahan pero yung mga visa number saka yung mga requirements ay medyo nagbago na po. So ako po ay dahil may kapatid po ako rito sa Australia, ang pinasok ko po rito ay ang tinatawag na skilled sponsored migrant. Yun po yung aking yun po ang aming inapplyan. Kasama na po yung ang aking family. So nung araw po yung pag nag-apply ka po rito ng visa, pag nakarating ka rito ay bibigyan ka agad ng permanent resident visa ang ibibigay sa iyo. Pero ngayon medyo nagbago na po 'yan, mayroon na po yung tinatawag na temporary resident visa, mga 2 years at saka ka pa lang bibigyan ng another visa which is yung permanent resident visa. At mga ilang years pa bago ka ulit makapag-apply ng citizenship. Pero sa amin po noon ay 2 years lang. After 2 years pakarating ka rito, citizen ka na agad. So yun po ang nangyari sa amin. So dito po tayo, medyo maingay po rito sa background. May mga naglarong mga kabataan. At yun na, magandang araw ngayon. Nilalakad ko yung dog. So medyo naisipan kong may iba naman ng topic. So in terms po ng civil engineering na po rito sa trabaho sa Australia ay marami pong pwedeng pasukan. Siyempre medyo tiyaga lang talaga, hindi mo makukuha sa isang applicant talaga yan. So lalo't kung hindi naman relevant yung experience mo. So yung mga pwedeng pong pasukan dito sa Australia, sa base po to sa experience ko po, ito po ay yung ano po yung aking experience sa mga nakilala ko at sa mga nakakausap ko. Kasi sa tagal ko na po sa mga sa Australia ay nakapagtrabaho na po tayo sa mga malalaking projects at marami na po tayong nakikilalang mga Pilipino rito na nakasama ko rin sa mga project. So base po sa nakita ko rito, karamihan po, kalimitan po na nagiging trabaho ng mga Pilipino na mga engineers na nakapasok sa Australia ay planner, which is yan, magaling sa, siyempre kailangan magaling sa planning, may experience ka, marunong kang gumamit ng Primavera. Ganun po. So, kailangan may experience ka na sa linyadang yon. So, sabi natin oil and gas. So, depende rin po sa apply mo rito. Sa, hindi po kasi planner kayo, matatanggap agad sa isang company. Kailangan siyempre ay inaangkop din sa previous experience mo. Ang isa pang pwede mong pasukan dito ay, which is maraming Pilipinong ganyan dito ang trabaho, is quality engineer. So, alam niyo naman po siguro ang trabaho ng quality engineer. Ay, ayan, mga minamanage mo yung quality documentation o quality requirements sa isang project. So, ganun po yan. So,
at pag sa marami pa rin po ako nakita ang mga designer na Pilipino po rito. So design nagtatrabaho sila sa mga malalaking firm. So kung design naman po ang experience mo, sigurado makakapasok ka rin. Again, depende po yan sa experience mo. So ang mga uso po ang kasi nga ang Australia po ay developing. So napakarami po nilang infrastructure project dito sa Australia. So katulad po yan ng mga rail, nag-expand po sila ng rail. So pag sinabi mong rail project, so siyempre yung mga release ng train, mga bagong release ng train, expansion ng mga upgrade ng mga station, saka mga highway. So yun po mga ginagawa rito. Napakarami pong major highways dito, mga tunneling. So napakarami pong opportunity ng isang civil engineer dito. So balik po tayo sa pinag trabahuin ng civil engineer. So yun nga po, infrastructure. Bira po ako, wala pa po akong nakita ritong personally po, baka meron nga po pero wala, sa building. Kasi ako po, ang experience ko po ay halo po eh. Civil, kung sinabi po kasi civil infrastructure, mga tulay, mga kalsada, yan, mga earthworks, at saka building. Yung building po, bihira po nakakaano yung building dito. Kaya, nung una po, yun po, parang in-emphasize ko sa mga application una, mga building experience ko. Pero ba na ko, na-realize ko na hindi talaga ano, mahirap kasi sa building eh. Kasi iba, matindi po ang mga ano rito. Mga requirements, kailangan may mga, alam mo yung mga code. Kasi dito po sa Australia po, matindi po sila rito sa safety. Saka sa mga legislation. Marami pong batas dito na itatakil po natin yan sa mga susunod na mga araw. Pero dito mag-focus muna tayo sa mga pwedeng pasukan. So, yun nga, sa nakita ko yung mga pwedeng pasukan dito, mayroon na yung mga nagtatrabaho sa council. Sinabi po council po, parang kung sa ating munisipyo. Mga engineer doon, siyempre mga asset management naman yun, mga maintenance, mga road maintenance, mga ganon. Kumbaga, so ganyan po yan dito. Mayroon din mga nakita kong nagiging ano sila yung sa KBR, yung mga nakita ko mga draftsman naman sila, mga draftsperson. So mga galing naman sa CAD yun. So maganda rin naman po mga bigayan dyan. At mamaya po pag-usapan natin yung mga sweldo naman, yung mga sweldo ng bracket. Mga sweldo ng mga ano rito mga engineer sa mga iba-ibang works na napasukan nila. Okay. So pa quality planning. At yun nga katulad ko construction project engineer ako. So yun po yung trabaho ko ngayon. So nakapagtrabaho na po ako sa mga top tier, tinatawag natin yung top tier construction company dito sa Australia, mga matataas na mga company. Kumbaga pag sinabi ko kasi top tier yung mga kumbaga sa Pilipinas mga DMCI, mga ganun, may mga pangalan yung mga malaking kumpanya, hindi po yung mga maliliit, yung mga class, mga AAA, mga ganun, mga tipong ganun po. Dito sa Australia yon. So mga multi-billion dollar projects po yung mga projects nila, yung mga malalaki na po yung mga annual turnover noon. At saka sa buong Australia po nag-operate yun. Alright, so yun po. So in terms naman sa sweldo, so marami po ha, sa civil engineer po, napakarami pong possibility. As long as na may experience ka po ha, mayroon din sa estimating. Yan, marami po nakita ganun. Mayroon din po ako nakilalang engineer dito eh, nagtatrabaho sa bilang scheduler ng isang reinforcing bar supplier. Yung mga rebar po natin, may mga nagsusupply po, may mga Pilipino po nagtatrabaho doon. At ang trabaho po nila gumagawa ng bar bending schedule, mga ganun, nakikipag-coordinate. At may nakita pa ako, medyo tumaas na yung position niya. So parang coordinator na siya, parang gano'n. Alright, gano'n po yung trabaho dyan. So marami pong pwedeng pasukan. So tsaka-tsaka lang, siyempre, ang ano po dyan, kailangan makapasok ka muna sa market. So pag nag-a-apply ka, kailangan i-focus mo kung ano yung pong apply mong role, kung ano yung pong experience mo, din po yung i-focus mo dun sa application letter mo o sa resume mo. Huwag mong ilalagay doon na building experience ako tapos ang upline mo ay nasa road project. So huwag mong emphasize yun. Kung ano po, ganun po yung pag-apply. So in terms naman po ng salary ay iba-iba po eh. So ganito po yan. Categorize natin yan sa dalawa muna. So sa private at saka sa government. Siyempre kung nasa private sa private company ka, mas malaki-laki yung ano mo doon. Mas malaki-laki yung swilduhan doon kasi private company ka eh. Parang sa atin eh, di ba? Pag nasa government ka naman, medyo mas mababa yung ano nila, mas mababa yung swildo kasi naman mas magaan naman po trabaho sa. Alam niyo naman po 'yan, kung nasa
pag nasa gobyerno ka, mas magaan naman ang trabaho mo. Siyempre client side, tapos 8 oras lang. Pag dito, pag nasa ano ka po, nasa sa mga talagang major construction projects ka dito, katulad din sa Pilipinas, mahaba po yung mga ano dyan. Mahaba po yung working hours mo. Kasi hindi naman mahabang mahaba, siyempre nasa yun na rin yung madison time mo. Pero normally po yan, pag nasa construction project ka yan, ay mga... Sabi, ilakahin naman po yung 10 hours dyan. Magsisimula ka ng 7 o'clock in the morning, matatapos ka ng 5, at siyempre, may tinatapos ka, mag-extend ka pa ng mas maba. O, di po ba? Ganun po yan. So, yan po. Masabi ko na, mas mataas sa private, mas mababa sa gobyerno. Ngayon, pag nasa private ka, i-categorize natin ulit yan sa ano naman. Pag nasa medyo malalaking kumpanya ka, siyempre, mas malaki ng sweldo mo. Pag napasukan mo naman yung mas maliliit na company, normally yan, hindi rin nagpapasildo ng ano yan, hindi rin nagpapasildo ng mas na malaki talaga. Tama lang, kumbaga nasa standard lang. Kasi nga po, in terms of project, mas maliit yung projects nila, mas maliit yung mga ano nila, mga kinikita ng company nila, siyempre hindi rin sila magbibitaw ng ganung kalaking pera. So, ganun po yan. Alright, mapunta na tayo sa sweldo. So, tatlong kategori po yan kung may experience ka na. Ang pwede yung pinaka-entry level mo rito, pwede kang matawag muna na site engineer. Which is mababa na po yan, pinaka-entry level mo na yon. Tapos, pag natapos ka ng site engineer, ito mo sa construction po ito ha, ay magiging project engineer ka na. Senior project engineer ka na. Tapos, may possibility kung talaga magaling ka, construction manager o project manager na yung mga next role mo dyan. So ako po, nagsimula pa ako dati sa project engineer at napromote po ako sa senior project engineer. So medyo ilang years na po akong senior project engineer. Natitimp po ako na mag-apply sa mga maliit na kumpanya ng mas mataas na position. Kaya lang po, mataas ang position mo, yung sweldo naman, hindi rin naangkop. So yun, nag-stay po ako sa mga lalaking kumpanya kasi po sa poor ano po yan eh, poor tawag ito. For job security po ang ano ko diyan kasi siyempre pag yung malalaking company, malalaking project, mas long term project at mas posibilidad mas may makukuha pa silang malalaking project. Kumbaga yung opportunity mo is malaki in terms ng long term employment. So hindi naman kasi kinuha ka ng kumpanya, permanent ka na, hindi ka natatanggalin. Ganun din po kung ano po yung para sa Pilipinas din po yan. Although permanent ka, pag wala silang project, pwede ka rin tanggalin. So alright, papunta na po tayo sa salary po ng isang engineer. So, sa site engineer po, ito po sa mga construction na po ito ha, sa mga construction na mga related na mga engineer to. Normally po yan, nagsisimula po yan sa ano, sa 80 to say 100,000 per annum. Yun po ang range. Hindi ko na sabihin yung sakto kasi depende na yan sa negotiation skills mo, depende sa experience mo, at depende sa company. So, ano na natin, ilagyan natin ng range. So, from 80 to 100,000 plus. Pero may plus pa po yan. So again, plus po yan ng tinatawag na superannuation. So ang superannuation po ay parang kumbaga sa atin is SS. So 10% po ng sweldo mo. So kung limbawa, nakuha mo yung maximum na sweldo ng isang site engineer, baka yung mas malaki pa dyan eh. Inano ko po lang po yan, base sa experience ko, baka mas tumaas na ngayon kasi mataas po ang demand ng engineer ngayon, baka mas matumaas na. 10% ng 100,000 is 10,000. So plus... Again, kung nasa project ka, depende rin sa iyo yan. Kung paano ka nag-negotiate, bibigyan ka pa ng car mo dyan. It's either bibigyan ka ng tinatawag na car allowance or bibigyan ka mismo ng car. At minsan naman, may mga project na nagbibigay din ng tinatawag na project allowance, which is normally mga 10%. So, ang package mo po yan, kung tagpunta ka dyan, mga minimum package mo as a site engineer ay 120,000 plus car. Ano po yan ha, yung mga nalaman ko po yan mga sa ngayon, pero sabi ko nga, hindi man nabas-batas na yan. So in terms naman ng mga project engineer guys, ay mas mataas na yan. Ang pinag-usapan po natin guys sa private, ano kayo, mali ko kayo, nasa private po tayo, private sector tayo ngayon. So ang sweldo po ng isang project engineer ay nasa between 100 to ano na yan, 120. Yun po hanggang 140 po. Sabihin natin 100 to 140 kasi depende nga sa project, depende sa level ng experience mo. So mataas na po yung range niyan kasi depende na kasi sa negotiation skills mo yan eh. Kung paano. Alright, so 100 to 140.
Plus, siyempre, yung superannuation mo, which is 10%. So, ang mga package mo na dyan eh, plus car. Normally, pag project engineer, 100% na yung car niya, bibigyan ka na. Sa site engineer kasi mission, kasi mababa ka. Minsan, di kanila binibigyan ng car. Okay. So, yung ano po, yung sa project engineer, so, ang package mo na dyan, sabihin na nakakuha ka ng, sabihin natin, higit na natin, 130. So, 13,000 plus say 130. So, ano ka na, 143,000. Kasama na yung ano mo dyan, superannuation. Plus, yung car mo. O, bigyan ka ng car allowance. Normal yung car allowance, mga 16,000 po. Between, ano po yan, 12 to 16,000. Ang binibigyan ng car allowance, depende sa company. Ay, depende sa company, depende sa project. So, yan po, mga benefits. So, pinakamainan na yung ano dyan, between 150 to 160 package. Package na po yan. Well, punta naman po tayo sa senior project engineer. So, sa senior project engineer naman po, ang pinakamababa na pong bracket ngayon dyan, ito po sa private po ito ay 140, basic salary po yan, 140 to 175. Oo, mas mataas pa, depende nga sa negotiation skills mo yan. Ang sinasabi ko lang yan, kung nakalagay lang, nilagay ko rito yung link mamaya, kung saan yung mga tatagpuan yung mga informasyon na yan. Which is yung payskill.com ba yun? So, nilagay ko mamaya yung link po dyan mamaya sa baba, guys. At ayan, makita nyo, puntahan nyo lang nyo, pwede kayong mag-search doon anong salaries ang hanapin nyo, kung anong trabaho nyo, ano ba yung mga minimum at baka maximum salary doon. Pero wag po kayo masyado mag-rely doon, kasi nga, sabi ko nga, depende yan sa negotiation skills mo. So yung sa senior project engineer nga is, ano na yan, naglalaro na sa pinakamababa na yun, 140 sa mga entry level na yan. Pag matagal-tagal experience ka na, so basic pa lang yun, 175,000 na yun, baka mas mataas pa. Alright, tapos yung superannuation mo, plus car, so, abot ka na dyan ng minimum 200,000 package sa senior project engineer. 200,000 Australian dollar po yun. Alright. Pag sa ano po, so pag sa mga ano naman po tayo, sa mga public, ay siyempre mas mababa lang, mas mababa po ng kunti dyan. So, sabihin na natin yung halimbawa, yung mga entry level nila dyan, mga site engineer o mga maintenance engineer, so nag-release na po yan sa mga, say, ganun din, mga 70 to say 100. Mas bawal lang ng konti. Tapos yung next mid-level nila, halimbawa sabihin natin, project engineer, mga ano na po yan, mga, ang range ng sweldo niya, nasa ano na yan, nasa 90 to 120 max. Ganun. Pagka senior project engineer to project manager level nila, ay siyempre, mas mababa rin po yun, kumpara sa private. So, papasok po dyan ng between 120 to 140 na po yung mga sulduhan nila dyan. Siyempre, may plus din yan. Mga superannuation, mga ganun-ganun. So, depende rin sa ano yan, kung anong branch ng ano ka. Kung halimbawa, sa mga Department of Transport, kumbaga sa atin yan, parang DPWH yan, mga mas malaki-laki yung bigayan dyan. At kung ma-assign ka sa project, baka may dagdag ka ng benepisyo. Alright. Sa mga quality engineer po, sabihin natin mas mababa lang sila ng kunti naman sa project engineer. Maganda-ganda sa mga planner. Depende yan. Kung mga oil and gas, siyempre mas malaki yung sweldo nila pag oil and gas, di ba? Yung mga ano natin dyan. Yung mga planner natin sa oil and gas, sa mga planner ng shutdown, malalaki po rin po mga sweldo ng mga yan. Hindi ko po yung saktong alam yung sweldo, pero maganda rin po yung bigayan dyan. Hindi po lalayo sa sweldo yung sinabi ko kanina. At again, depende po yan sa experience nyo. At depende sa negotiation skills mo pag nag-apply ka ng trabaho. At doon naman sa mga design, siyempre, yung ano, mga design yan, medyo, sa office work kasi yan, medyo mas mababa ko talaga sweldo nila dyan. Kung baka yung sinabi ko sa public, parang ganun lang yung range nun. Yan, mga 100,000, mga ganun. Pero ano, plus siyempre, super mo. Habang tumatagal ka, siyempre, every year dito, mandatory po increase sa mga empleyado rito. So every year, nagtataas naman ang sweldo rito. Okay? At kung na-promote ka, siyempre, tataas din yung sweldo mo. Ganun lang po yan. Alright. So, paano ba mag-apply dito? Marami pong paraan para mag-apply dito. Importante po kasi dito, ano muna, kailangan qualified ka. So, bilang engineer dito, para ka ma-qualified dito, ay which is normal na po yan na requirements yan. Mula noon hanggang ngayon, yun pa rin yan. Kailangan ipa-assist mo yung education at experience mo sa Engineers Australia. Ay, nilagay ko po yung link dyan mamaya. At gagawa ka ng tinatawag na competency demonstration report. So, base po dun sa susulatin mong competency demonstration report ay pwedeng makategorize ka sa
engineering technologist o professional civil engineer. So yun po ang pinagdaanan ko. Sa awan ng Diyos naman po, nakuha ko po yung professional engineer. Ibigyan ka ng certificate yan eh. Yung professional engineer category. So na-assist po tayo ng engineer sa Australia. At medyo mataas naman rin po naman yung experience ko bago ko nagpunta rito. 15 years experience na po ako noon. So importante po talaga yung experience guys pag pupunta ka rito. At kung nakapagtrabaho ka na sa mga, kasi marami na po mga international company na nandito eh. Katulad po ng sabihin natin yung Ashona, yung Boigs, yan, yung Salini, yan, nandito na po sa Australia, marami pong Samsung. So marami na pong international company rito na nakakuha ng malalaking project. So kung may mga experience ka na sa mga ganun, nag-apply ka rin sa kanila, siguro mas madali-dali na. Sa mga designer naman eh, international naman yung mga design team, katulad ng KBR, Mott MacDonald, sampul lang po yan. Oricon, mga ganun, malalaki pong ano yan, design company. Saka yung Arup, yan. Siyempre, pag nagtatrabaho ka sa kanila, Pilipinas, ganun experience mo, mas madali ka na makapasok dito sa Australia pag sa ganung klaseng trabaho. Baka pwede kang mag-apply dyan ng, sabi nyo, tinatawag na internal application. So, yun po. In terms of visa naman po, ano po yan, mayroon pong, may bago silang ano ngayon dito na nilalabas yung ano po. Yung tinatawag na ano yata yun, ano po, ibilagay ko po yung link niyan mamaya, hindi na, at sa ano po to ha, ano lang ito, disclaimer, hindi po tayo immigration expert, at nagbabase lang po tayo dun sa mga, sa ating nababasa. So, base po sa akin na nabasa po, itilagay ko rin yung link niyan mamaya, ay yung, ang civil engineer po, ang mga engineering job po, ay, at saka yung mga medical, ay isa po rin po yan sa mga, nasa tinatawag nilang priority list. So ibig sabihin, pag nag-migrate ka rito at yun ang job mo, mas mauna ka mabibigyan ng pagkakataon. At saka, lalo na kung apply mo po ay yung tinatawag na regional. Pag sa city, medyo mahirap-hirap pa sa city. Pero kung ako yung mag-apply, hindi ko napipili kasi ano naman yung magtrabaho ka muna ng 2 years sa regional area. Eh, kung madali ka naman makakuha ng visa, di ba? Wala ka na mamili. So ano po, may tinatawag po ngayon na tinatawag na independent skilled migration. So yun nga, magpapa-assist ka muna, may mga proseso po yan. At saka mayroon na pala silang tinatawag na point system ngayon. So depende sa experience mo, depende sa English test mo. Yun. So hindi po ganun kadali. So una po dyan talaga always nagpapa-assist ka ng iyong experience at saka yung skills mo, saka education mo. So kung yung ano gusto kong pasukin. So yun po, kung independent skilled migration po yung gagawin nyo, pwede naman po yun. Kaya lang maghintay kayo. At ang alam kong bayad niya, tinignan ko kagabi ay around $4,000 na yata yung babayaran, Australian dollars. Pero pag naman, pag nakalusot ka, saglit mo lang mababawi yung pera rin guys. Madali mo lang mababawi yan. So right, so ang karamihan naman na nakikita ko rito, mga nursing, yung wife ko po ay isa po siyang registered nurse din dito sa Australia. So marami po akong nakakausap din ng mga nurse. So meron po mga vlogger na po ng mga nurse dyan na sinasabi na yung tungkol kung paano ka makakarat nito. Pero ano ko lang po saglit dyan. Marami po dyan nag-i-estude. Kahit ka naman sa engineering po, marami po na po ako nakilalang ganyan. Lalo kung may pera ka naman, di mag-aaral ka na dito. Kunya, pumasok ka rito as a master. Mag-master ka na, halimbawa, master ng civil engineering o master of project management. Yun muna, pwede ka mag-aral at entitled ka na nun ng... Kasi naman dito po, guys, tandaan nyo ha. Dito sa Australia, pag pumasok ka dito, student visa ka, pwede kang, may right ka magtrabaho. So yung iba rito, basta na mayroon kang pang-tuition, mayroon kang kunting pocket money, madali ka po makahanap ng trabaho rito, pag masipag ka lang po. Yan, magtrabaho ko sa mga, huwag na muna tayong mamili. Sabi natin, McDonald's, mga ganyan, sa mga gasolinahan, kung ano mga trabaho dyan. At pang-maintain muna yan, pang-allowance muna yan. Entitled yata ng 20 hours. So kung 20 hours ang sweldo mo, ang pwede mong itrabaho sa isang linggo, i-multiply mo yan ng say, $30, so meron ka ng $600. Sapat na po yan para po yan sa pangkain mo at saka pangbayad mo ng bahay. Tandaan niyo po yan, ganun po yung ano yan. Alam ko po, $20 po ang allowed yan na magtrabaho. Siyempre, babawasan po ng kunting tax yan. At kung ano, so hindi mo expect na $600 yung makukuha mo. Eh, siyempre, mga $400. Pero pasok pa rin yan. Sabihin mo na yung bahay mo, kung nag-boarding house ka lang, o may room lang kinuha mo, mga $150 na yan, between $150 to $200 yan. Huwag lang yung sa mga premium na mga apartment, siyempre. Ganun po yan. Alright, so ganun po yan guys.
So, yun po ang expenses mo. So, pag nandito ka naman, tumira ka na. So, bibigyan ko lang po kayo ng mga basic na talagang ginagastos ng isang pamilya rito. Yung sabi nating isang maliit na pamilya at simpleng bahay lang. Halimbawa, magsimula tayo sa umuupa ka. Okay? So, ang normal po na upahan ng bahay dito, depende po yan sa, ano po, depende po yan sa upahan mo, ay, ano po yan guys, between, depende rin sa location, siyempre depende sa location. Ano yan, mga, nasa $250 to $350, depende yan sa laki, ilang kwarto, ilang, sa layo sa mga facilities, sa mga, ano, sa mga shopping center, yan. So, yun po ang range. Tapos, on top of that, ay meron kang internet. Yung per month po ng internet dito, ay naglalaro po yan sa $60 to $80. Yun po ang internet yan. Siyempre, basic requirement, basic na kailangan po natin yan, na meron tayong tinatawag na internet. Alright? So, sa phone naman, kung meron ka ng unit, kukuha ka lang ng SIM card, at bibili ka lang ng, siyempre, kakarga mo lang para makatawag-tawag ka lang, pang basic na ano mo lang. Mga $40 naman po yan. So, 40, 120, so 120 po yan. Yung dalawang, yung mobile at saka yung home. Yung home na telepono mo ay ano po yan, mga 120 po ang budget niyan. At pagka yung sa pagkain naman, depende rin kung ano katipid, pero mag-range na po yan ng ano, per week. Per week po yan ha. Ang sinasabi ko dito ay mag-asawa at may isang anak o dalawang anak, ang pinaka-basic budget na po yan, eh, naglalaro na po yan sa per week ha. Depende na po kung ano kayo katipid niyan. 250 to 350 yun pong range niyan, kasi kaya ako sinabing binigyan ko ng malaking range kasi depende yun sa gusto mong kainin. Baka mamaya o mga steak yung gusto mong kainin, di siyempre mas mahal din yun. Di ba guys? Okay. Alright, so yan ang basic. So telepono yan. Tapos siyempre kung sasakyan naman, marami pong nagbibinta rito ng mga lumang, magtsatsaga ka naman kung baguhan ka rito. Pwede ka naman bumili ng lumang sasakyan dito guys. Mayroon dyan $1,000, $800. Pero yung mga luma na yun, pagtsatsagaan mo muna, siyempre bago ka pa eh. O pwede na yun. O pwede ka naman mag-bus, pwede ka naman mag-train. Dito sa Victoria po, dito kung saan po na ako naroon, eh, maganda po yung mga ano rito, transport system po rito. Pagdating mo sa city, may tram, at maraming ano po dito, linya ng train, kung saan ka nakatira. So bus, train, kung saan ka pupunta, madali po rito. So connectivity po rito ng ano po rito, eh, transport system, ay maganda po. Okay, so yun po. So yan, siyempre magbabudget ka rin, depende kung saan ka nagpunta. So mag-expect ka na dyan ng mga gagastos ka rin dyan ng, sa pamasahin mo sa isang buwan, siguro sa tingin ko, mga ano na rin yan. Sa gasolina kasi ngayon, matalas ang gasolina guys eh. So, ang time sa mga kung may sasakyan ka naman, umauna tayo sa may sasakyan ka, ang babayaran mo dyan yung registration ng car mo, which is normally $700, kabo na. So, tapos yung ano naman yan, yung insurance, ay ganun din, 100, mga ganun din yan guys, mga $700 to $750 din yan. Ganun. At siyempre, kailangan mo rin yung ano, kung hindi ka, lalo kung estudyante ka rito, kailangan mo ng ano, kailangan mo po ng ano dito, yung tinatawag na private health insurance. Kasi hindi, ang hindi po, yung hindi po resident ng Australia, ay hindi po entitled sa ano yan, hindi po entitled sa Medicare. Libre naman po rito yung ano, yung health system po. Halimbawa ako, citizen ako rito, something. Hindi, pag pumunta ko, libre check-up, libre pa hospital. The reason lang naman po na kumukuha kami ng private health insurance ay hindi ka napipila. Ibig sabihin, pwede kang pumunta sa mga mas maganda, sa private, siyempre, sinabi yung private, mas maganda po yung servisyo. Pero in terms of facility po, halos pareho lang. Pagkakaiba lang yan yung level ng service. Bibigyan ka ng kwarto mo, baka mayroong isang nurse, lagi kang tinitignan ng isang nurse, mga tipong ganun, mas masarap yung pagkain mo ng konti, yun lang po ang kaibahan yan. At yung sa private insurance po ay pwede kang magpalinis ng ngipin, at yung glasses mo, every year pwede kang magpalit ng salamin mo. Yung reading glasses po, kasama na po sa package yan. Siyempre, at saka may mga iba-iba pa pong mga pwede mong gawin, katulad ng magpa-lose weight ka, yung mga kasama sa yan. Depende po sa, siyempre, sa kinuha mong cover yan. Yun, ganun po yan. So, ang health insurance naman dito, nag-range po yan ng ano, around, kung depende nga, kung malit ka na pamilya, so mga sabihin na natin between 300 to 500, yung sa amin po kasi mga 500 plus, kinuha po yung mataas na level eh. Sa amin po, kaya ano, mas maganda po yung gano'n. Alright, so yun po yung basic na expenses yan. Tapos kung namamasahe ka naman, siyempre, ano po yan, mas, kung dipindi kung araw-araw ko umalis, siyempre mas mataas din yun. So sabihin mo ng mga, agagastos ka na dyan ng pinakamahina sa isang linggo, mga ano rin yan, mga $100 to $150 per week sa pamasahe mo lang, kung train, sa train ka, bus, hindi naman gano'ng kamahalan guys eh. Alright, ano pa ba, ano pa ba, ano pag-ano natin yung sweldo,
yung cost of living dito. Alright guys, so dahil po dyan guys, masyado na pong napahaba ang ating ano ngayon, discussion. Sa susunod po guys, ang itatopic naman natin dito ay yung mga kaibahan. Kasi ako po guys, marami akong nagtrabaho po ako sa Middle East, sa nagtrabaho po ako sa Brunei, sa Pilipinas siyempre, at matagal na rin po tayo dito sa Australia. So ano ko po yan kasi sa akin po, marami po na po nagtatanong sa akin, ano pa ba yung mga ano dito? Kalimbawa, nag-advise din po tayo sa mga baguhang mga engineer na pumapasok dito at may mga, hindi ko na babanggitin dito mga pangalan, may mga tumatawag sa akin kahit nasa work ako, nagkumukuha ng advice, anong diskarte, mga ganun, about kasi sa construction yan eh. Kasi dito po, hindi po basta-basta dito na, hindi po, although yung engineering skills mo ay magaling ka, hindi po pwedeng may apply mo kung ano yung ginagawa mo sa Pilipinas. May kunting kaibahan po. Okay? Alright, at dahil po dyan guys, ay nagpapaalam na po tayo. At kung may mga tanong po kayo dyan sa baba, paki-comment po kayo at sasagutin ko po yan. Alright, thank you so much guys. At kita-kits. So again guys, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, paki-subscribe na lang po. Paki-like ang ating video at paki-share na lang po sa inyong mga kaibigan. Alright, bye-bye na po guys. Thank you so much. Bye. Mm-hmm.